Gaano na ba kayaman ngayon si Vice Ganda? Well, say ng TV host comedian, hindi na nga raw niya ito masukat. Pero may malalim na paliwanag dyan, ang uncabogable star. Napag-usapan kasi ni Vice at ni George Royeca, ang presidente at CEO ng isang ride, hailing and delivery app, ang tungkol sa taglay niyang yaman. Sabi ni Vice, mahirap daw itong sagutin. Depende siguro kung saan mo sinusukat yung kayamanan na tinutukoy. Hindi ko alam, pero hindi ko na masukat ang yaman ko ngayon. Anya, sama-sama na yung tinutukoy na yaman ko ha. Yaman ng pananalapi, yaman ng kaligayahan sa puso, yaman ng mga nabot na rin na mga pangarap. Yaman na mga taong nakapaligid sa akin. So, kung susumahin ko kapag pinagsama-sama ko yon, hindi ko na alam kung gaano siya kalaki, pero alam kong mayaman ako. Sabi ni Vice. Nagsimula nga si Vice sa mga comedy bar bago siya makapasok sa mundo ng showbiz at maging box office artist. Pagbabahagi pa niya, ang technique niya raw sa pag-iipon ay hindi niya kinukuha ang mismong talent fee niya at ang ginagastos daw niya sa araw-araw ay ang mga tip mula sa mga customers. Hindi na nga maikakaila kung gaano kayaman ang isang Vice Ganda dahil palaging box office hit ang kanyang ginagawang pelikula noon na kalimitan ay kasama sa Metro Manila Film Festival. Bukod pa rito, ay nagkaroon din siya ng maraming shows abroad at concerts. Kaya naman tiba-tiba talaga si Memi Vice at still, andyan pa rin. Ang afternoon show nila na It's Showtime, na marami mang intrigang kinakaharap kung saan meron pa silang 12 days suspension. Pero hindi nagpapatinag si Uncabogable Star sa lahat ng ito at patuloy pa rin lumalaban at nagpapasaya ng madlang people. Good job, Meme Vice Ganda! Kaya naman tumutok at huwag na huwag pahuhuli sa mga maiinit na kaganapan. Anong inyong magiging reaction sa video ito? Comment below!